pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pindig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko simula ng matanto, na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumpay ng kahit ikal. Ngunit ngayon, nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ng may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko. Ito na kasama ko, ano? Napakagwapo rin naman ng akin. Pag-ibig ko'y ikaw. Pero nasaktan ako eh. Pinagpalit mo ko kay Marco eh. Nasaktan din naman ako, Cardo. Iniwan mo ako. Ikaw ang pinangarap. Ikaw ang hanap-hanap. Ngunit bakit nagbago ang lahat? Ang init ng pagmamahal parang naging sala. Sasaktan, puso'y nasusugatan.
pagmamahal. Ngayon ay nasa di maamin ng damdamin na kayo'y wala ka na sa aking piling. Araw-araw ang dalangin ay mayakap kang muli at pangkin. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Pag ikaw ay nasaktan kita ng labis. At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon'y hinahanap kita? Mga sandaling dati anong saya. Saktan kita ng labis. At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon'y hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko. Damang-daman ang puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko. Mapapatawad ba ako? Muli-muli sasambitin. Sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita o giliw ko. Ikaw pa rin ang nais ko. Tamang laman nandiyan yung ate! Lagot! Kikis kita magkahaharap. Diyan ka lang. Tingin ka lang. 1, 2, 3. Si ate nandiyan magagagalit. Yun! Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po na nagmahal, kay Aliana at kay Cardo. Thank you so much po. Sa lahat po ng mga mag-asawa dyan. Maraming salamat po sa inyo. Sana po, nai-inspire namin kayo sa gabi-gabi po namin pinapalabas. At sa lahat din po ng magkasintahan, sana po, may naitutulong kami sa inyo. Lalo sa mga kalalakihan!
Dapat lagi nating minamahal ang ating mga asawa, ang ating mga girlfriend. Sabi nga sa probinsyano, kahit asawa mo na, dapat araw-araw nililigawan mo pa rin. Tama po ba? At tayo mahal namang mga babae, di ba, kahit anong mangyari, kahit makukulit talaga tong mga to, di ba dapat intindihin natin sila, mahalin natin sila, antayin natin sila, matatauhan din naman sila. Alam mo, Liana, ganito lang yan. Sa aming mga kalalakihan, pag-alaman natin ang ating mga kalalakihan dyan. Araw-araw, nagtatrabaho kami. Pagod na pagod galing sa trabaho. Tama. Stress, may problema, napagalitan, magbabayad ng bills. Tapos pag-uwi namin, di kayo magsasaing. Hindi. Ano yung expect nyo? Kami pa magluluto? Di ba hindi? Hindi ba mga kababaihan, hinahayaan natin sila, inaantay natin sila. Sa mga nanay po natin dyan, yung mga anak nyo, ako po, anak ako, inaalagaan ako. At pag-uwi naman ng ating mga asawa o boyfriend, sinong hari? Kayo, di ba? Tama po ba? Dapat lang! Di ba? Pagod na pagod tayo. At dapat, pag-uwi namin sa bahay, may pagkain na. Tama ba? Tama. Dapat, pag-uwi namin sa bahay, ang asawa namin, nakaligo na. Dapat, pag-uwi namin sa bahay, paliliguan din kami ng aming mga asawa. Kasi pagod na kami sa trabaho. Magigigit ba kayo? Alam ko yan, pare! Alam ko yung pinagdadaanan mo! I love you, man, daw. Anong sagot? I love you too, man. Kaya sana, sabi ko lang eh, sa pinalalabas namin ngayon sa probinsyano, sa pagmamahala ni Aliana at ni Cardo, sabi ko nga eh, dumating sa pagsubok, di ba, sa mag-asawa, minsan, sumusuko ka sa lahat ng mga problema. Pero ang totoo, kaming mga lalaki, malalim magmahal. Yeah! Minsan, sinasabi na namin, pero hindi totoo yun. Yeah! Dala lang ng ego yun. Tama ba ako? Kami na namang mga babae, hindi ba? Kahit anong mangyari, kahit nagtatampo tayo, kahit nagagalit at minsan sinusundo sa inuman. Tama po ba? Maraming tumawa. Tama po ba? Ay, hanggang sa huli, kayo pa rin ang pipiliin. Si Kuya may pinaglalaban dito. Alam mo, mahal, ganito yan. Kapag ang lalaki nakikipag-inuman, huwag mong susunduin yan. Di ba mga pare? Huwag! Hayaan mong umuwi. Tapos, pag-uwi, dapat nakaligo ka na. Kasi, ang totoong dahilan yan kung ba't kami nagpapakalasing. Sige nga, ano? Sige. Ang dami, anong gusto niyo pong marinig yung sasabihin? Para pag-uwi namin sa bahay. Naka-ready na. Siyempre kayo naman ang pagsisilbihan namin. Tama ba yun? Alam ko yan mga pare. Wala na po akong sasabihin. Ano yung mga bata? Hindi, biro na yun. Pero, sabi ko nga eh, sana, sa ginagawa namin kwento sa probinsyano, sana ang mag-asawa may natutunan. Huwag susuko sa mga pagsubok na pinagdadaanan. Laging pangawakan ang pagmamahalan, pag-iintindihan. At syempre, ang kauna-unahan, dapat lagi tayo naka... Lagi ang sentro ng ating buhay, ng ating pamilya, ay sa Diyos. Kaya, para sa lahat ng pamilya dyan, para po sa inyo lahat yun. Pasensya na kayo, hinapo ako. Pagkat gano'n ba? Ang init sa London! Napahiya ako! Alam niyo po ba? Talagang pinaghandaan po namin itong couple dyan. Pinaghandaan namin ito. Kala namin kalamig dito. Eh, parang Pilipinas lang pala. Pero ganun pa man. Maraming salamat po muli sa inyo lahat. At sana po napasaya namin kayo. Pero huwag kayong aalis dyan dahil hindi pa tapos. Alam niyo ba? Hindi mabubuo ang MPJ sa probinsyano kung hindi dahil sa tao na to. Alam nyo ba, sa lahat ng mga action scene o sa mga action eksena na ginagawa namin, kung sino ang director namin, kung sino ang nagpa-fight director sa amin at nagtuturo kung paano namin mapapaganda gabi-gabi ang pinapalabas namin, itong taong to, napakalaki ng utang na loob ko.
At dahil sa laki ng utang na loob ko sa kanya, pinangako ko sa kanya. Si Leon! Senator Lapid, tutuparin ko ang pangarap mo. Kasi ang pangarap niya, sumayaw sa harapan ninyo. Gusto niyo ba yun? Alam mo, nagkukwentuhan kami, sabi niya sa akin. Alam mo po, nung araw, si Nora Honor, nakatambal ko. Hindi ako nakipag-duit sa kanya. Naiya ako dahil naiya ako, maiyain ako eh. Kinakabahan siya. Nung araw, si Vilma Santos, pinipilit din siya makipag-duit at makipagsayaw. Ayaw niya. Si MPJ, pinipilit din siya makaduit sa isang kantahan. Naiya rin siya. Pero ngayon, sa pagmamahal niya sa inyo, sing and dance! First time! Gagawin ni Senator Lapid! Dahil sa pagmamahal sa inyo. Gusto niyo ba makita yon? Yes! Okay! Ang susunod ngayon, ang isa at ang original na idolo ng masa, Senator Lito Lapid!